Alright mga tol, magandang umaga. Ito na naman ang inyong ka-Uber. Ka-Uber eh. Uber Eats tayo ngayon umaga. Ganda ng araw, nakita nyo sa background ko. Ganda ng sikat no. So pahit ako lang din ulit. Yan. So ito yung garden natin no. Kailangan na natin i-mow yung grass. Pero although maganda yung ganyang bulaklak oh. Maliliit na leaf, parang ano, daisy or what. So ito yung ating garden na need natin i-maintain. So ayan, ganda diba? So ayan yung weather dito sa Dunedin. Ganda. So mag-Uber tayo ulit. Mag-ano lang tayo muna, maghanda lang muna. Mamaya ulit mga tol. Good morning mga tol. Dito naman tayo no. Ready na tayo mag-drive ulit, mag-Uber Eats. So, mag-online na tayo. Tingnan natin kung makakapag book tayo ng maaga, ano. We will see. Booking. Tingnan natin, no. Book tayo ng maaga-aga. Wait. Kamusta kayo dyan mga tol? Salamat sa pagsubaybay nyo sa ating Uber Eats. Ayan, mag-online na tayo. Teka lang, may kailangan tayo ulit na gawin ito. Yung pag checklist kung you are not feeling well ba, kung meron ka bang mask, tapos yung mga reminder ng physical distancing. So ayan, we're good to go. Go. Oh, yan, online na tayo mga tol, oh. Kita nyo, online na, online. So, tingnan lang natin itong inbox natin, may message. Ayan, oh, meron ka agad, oh, on Jason's Bay. Diba, nakita nyo, pinindot natin. Head to your pickup at McDonald's Anderson's Bay. Oh, tara, mga tol. Unang delivery natin to. Let's go. So, mamaya ulit. Alright mga tol, na-pick up na natin yung una natin booking, no? $8 siya for 3.2 kilometers. Lapit lang yun. Kaya okay na rin tong bayad ng Uber. So, idadrop ko lang to. Tapos, waiting for second booking tayo mga tol. Habang nag-aantay tayo ng trabaho doon sa section, tingin ko magtutuloy-tuloy ako sa Uber. At inaantay ko nga rin isa, menulog, para matry ko rin. May maganda yung kanyang reviews sa mga ano eh, sa mga nag-menulog. So, tignan din natin na. So, buti na lang ano, na-try natin tong ganitong delivery, no? Kumikita tayo, nag-i-enjoy tayo. Tapos pero ngayon, magiging maingat na tayo sa speeding. Medyo napitik tayo doon ng konti. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Pero actually, hindi siya during Uber driving eh. Yun, naalala ko yun, yung papunta pa lang kami rito sa Dunedin. Ako yung may hawak ng manibela noon, hindi si Ninya. Dahil ano na yun eh, parting Omar. Ako na nagmamaneho nun, pauwi ng bahay. Nagmamadali na kami nun kasi syempre gutom na, tapos same time pagod na din. Anyway, no excuses, dapat sumunod sa speed limit para ano, safe din. Kasi nandyan ang speed limit para ano, para gabayan tayo, para maging safe. Kumbaga yun yung safe speed pag binabagtas mo yung road na yun. So ako, aminado na ako doon kung nahuli tayo ng speed limit. Ano yun, 67 kilometers per hour yung speed natin. And I think the speed on that spot, doon sa lugar na yun, is 50. So makikita naman natin sa ano, sa net, na marami talaga nahuhuli sa lugar na yun kasi nga
50 lang yung speed limit, tapos tumatakbo tayo ng ano, no, ng sobrang bilis. In 600 meters make a right turn on Bradshaw Street. In 1 kilometer anyway, make a left turn on South Road. Mamaya na lang ulit mga tol, i-drop natin to para makapag-focus tayo sa driving, ha. Update ko na lang kayo pagka may second booking na tayo. Alright, bye. Yun nga mga tol, i-drop na natin yung una nating booking, no. Close yung kanilang kalsada, kaya ang ginawa natin, nag-park tayo medyo banda doon na pwede tayong makapag-park. Okay naman, hindi man kalayuan. So ngayon, waiting tayo for second booking at walang pumapasok. So ang gagawin natin, ikot tayo para balik tayo dun sa spot na pwede tayong makasagap ng booking. Alright, so mag U-turn na tayo rito. Ayan, U-turn tayo rito. Safe naman. Ngayon mas magiging maingat na tayo. Sayang ang pagbabayad. Although hindi naman ganun kalaki, pero okay lang. Parang tulong mo na sa police yun. Nagbigay pa ng pakonsuelo eh. Anyway, yan, pabalik na tayo doon sa point na pwede tayong makapag-pick up or makasagap ng booking. So, try natin. Yan. And then mamaya magsusundo tayo kay May from the house. Kailangan niya yata na mag-report doon sa school. Meron siyang kukunin. So, antayin lang natin yung message niya, no? So, yan. Medyo na kakabisado na natin yung mga daan. Kaya madali na. So mamaya ulit mga tol, update. Yes mga tol, may second booking na tayo, no? Puntahan lang natin, pick upin natin doon Trojan Turkish Cafe. Parang makapag pick up na ako rito. Dalas din talaga magka booking din dito. Yan, atas lang tayo with care. Yan, lang tatatatat. Ayan, magiging maingat na si Bornok. Hindi, maingat naman tayo before. Siguro nag-ano lang tayo dun. Hindi lang natin napansin. Anyway, move on na tayo, move on. Let's go, pick up tayo. Muna po. Make a left turn on Great King Street. Yan, paraanin mo muna yung mga pedestrian bago ka dumaan. So yan, tayo. Wakali tayo, wakali. Make a right turn on St. Andrew Street using the upcoming right lane. Sana may parking para hindi tayo hirapan mag ano. Using the right lane, make a right turn on St. Andrew Street, then make a left turn on George Street. So yan, pending time pante mga tol, pick up muna tayo. So yun mga tol, pick up na natin dalawang items. Going na tayo sa delivery nito. Doon tayo. Yan. Bagal niya mag ano yun, no? Mag ship ng ano, directions. Using the left lane, make a left turn on Cumberland Street and then merge right one lane. So deliver na natin to para makadami mga tol. Ayusin muna natin, mga mainit, tanggalin natin ang sweatshirt. Ang initan ako. Matagal lang, nakago tayo. Umaya na. Go tayo. Saan ba to? St. David. So, deliver ko na to, tol. Alright mga tol, update. Pick up natin yung panlima na yata ito. Ngatin. Panlima ba? Hindi ko makita. Pang-apat pa. Ah, panglima. Panlima na ito. Drop ko muna mga tol, ha. Medyo maganda ang araw natin ngayon. Kaya... mag-drop muna tayo. Alright.
na tayo mga tol. Using the right lane, make a right turn on George Street. Alright, nandito na pang gang. Sinundo ko na sila. Uwi muna kami. Hindi tayo nakikita. Tingnan mo, mami. Oo, kalahati lang. Ako lang nakikita. Good. Hindi ako patisahin kita. Sundo ko na silang dalawa. Si May, May kinuha sa school. Uni. Sa uni. Uni! Di ba yan? Then si Nina, galing siya ng work. Magkita na lang sila sa butika. So ngayon, ang gagawin natin, iuwi muna natin sila, babalik lang tayo ulit mamaya. At kakain ka, dinner lang. Magdi-dinner lang kami together. So may niluto pa naman akong ano doon eh. May leftover pa. Hindi naman kami maselan sa pagkain, kahit leftover. Ang ano namin, ang aim namin is zero food waste. Kung dati sa Dubai, hindi natin nagawa. Nagawa konti. Masyado tayong makalat dun eh, no? Makalat, makasaya. Maka-order tayo dun. So, this time kailangan matipid. Not like mag-iipon lang, pero hindi, dapat talaga matipid eh, no? Not matipid na magugutom. Yung mga necessary spending. Oo. Modest ka na dun. Para ma-value mo yung kikitain mong pera. So, hindi naman tayo forever malakas. Yep. Para magtrabaho. Hanggang sa pagtanda natin yung mga batang gatipaset at syempre. Itong Uber nga na to, nai-enjoy ko eh. Baka kahit makabalik na ako sa correction, mag-Uber pa rin ako minsan-minsan. Mm. Yung ibang ano, nasa may isang YouTuber na sa Christchurch na meron siyang regular job dati. Mm. Nung naging resident sila rito, nag-resign siya sa job niya. Nag-ano na siya. Full-time Uber na siya. Mm. Kasi secure na siya, di ba? Pag ano, resident na eh. Oo. Pero syempre, i-file mo yung taxi ko. Hindi, ako. Hanggat okay ako sa correction, ko-correction pa rin. Government yun, me. Mm. Dati private eh. Kita mo, yung ganyan. No? Nakuhaan ko yung video. Pero sa video, hindi lang makapag-upload. Hindi makapag-ano eh. Hear it. So yan, uwi muna tayo ng bahay. Pahinga, kape-kape. So babalik ulit, kulang pa. Hindi pa ako satisfied. Biligyan ko siya ng kape oh, para lang makita nyo oh. Ayan siya oh. Hindi lang pasalamat eh. Pasalamat ako ah. Oh, sinabi ko pa, thank you. Thank you sa kape, sa kala may pasalamat. Thank you sa malamig na kape. At least may kape. Tingitin mo. Hindi na. Uminom nga ako ng malamig na kape. Flat white yan. Kanina pa ito. Oo. Flat. Mas masarap cappuccino. Flat. Flat white. Dati yung sa amin dumatapang. Cappuccino? Oo. Sobra. Okay nga yung matapang. Para. Walang yan sa tapang. Ah! Gising. Grabe yung ano sa lamin niya. Oh. Nakita mo ba? Yung pag-layer ng salamin niya? Hindi. Ayan o. Oh. Hindi mo nakikita? Yeah. Hindi kasi ito may nakaano ako. Okay. Sibuha mo. Hindi na, sige. Andiyan yung sunglass mo. Sunglass ko. Ah, sa kabilang kanto yung Otago Boys. Ito naman Otago Girls. Okay, got it. Pag ano ng araw, ha? Yung sa kabilang kanto yung Otago Boys, tapos ito naman Otago Girls. Eh, dito sa right side. Ano ito? Otago Girls. Isang kanto. Kung dito rin si Zoe sa city, no? Ayaw niya ng girls school. So, masama kayo tatlo. Hindi pabinilan pala ng ticket si May. Ay, bus ticket. Ano? Bus ano? Alam na niya, baka pag ano, may chance kayo. Sa bus? Weekdays lang, meron. Sa bus mismo, di ba? Bus? Oo, off ako ng ano eh. Ng Sabado pa. O, sa bus, May. Pagsakay mo, doon ka nabibili. Ayoko. Gusto ko naka-prepare. Paano prepare? Wala, nakikita ko pa rin eh. Maano kasi ako sa bus. Ito kasi, naka-ano to, naka-tag doon. Ano yung ano nito, May? Kahit yung tumama yung araw? Oo, wala. Wala. Ano to, yung... UVC, UVA yung sa amin din? Polar. Yun, polarized. Polarized. Munggul. Polarized. Parang castle na. Mm-hmm. Saan kasi UVB, UVA, UVB, UVC. Hindi ako nasisilaw nito. Okay.
Pero yung salamin niya kakaiba. Kanina, nung tinanggal kong ganun, ang lakas. Parang plastic yung salamin niya eh. Iba yung parang reflection steel. Eh. Ha? Steel. Hindi ko maintindihan yung klase. Nakakabulag. Hindi katulad ng mga sa kotse. Iba eh. Kasi nakikita ko gumaganon yung nabibend yung reflection nung ano niya. Nung mirror niya. Nung mirror. Nang glass niya. O baka dahil wala siyang tint. I don't know. Hindi ko maintindihan. Basta ang lakas. Pag ganun, silaw talaga. Laka din ako dito dati. Okay, kamay. Ito, dispensary. Ayan ang coffee shop na sa Miami. Dispensary yung tawag. Meron na akong card. Parang advantage na. Ha? Hindi ko rin alam eh. Basta ano mo, hindi ka na magka-cash card. Maglilibre ka na. Hindi. Ay, katulad nung may free coffee. Mm-hmm. Katulad ng mga ano ko, after ilan kaya. After ilang kaps. Pag na-register ko, free coffee. Tapos pagka nakailang kaps ako, may free coffee ulit. Kanina ma'am, bumalik ko ako dun sa hill ulit. Libre sa kanya, ayun. Noon na. Noon na. Kasama. Libre ka ulit? Sino? Nag-libre ka na sa kanya ulit, di ba? Nag-libre ako sa kanya na nakaraan. Libre. Mahilig siya man libre, no? Mas malaki kita niya. Ayan na naman kayo! What? Yung ano, anti-vax na naman. Dadalawa na lang si... Ay, hindi ito. Ayan na naman kayo. Nandito rin sa kaliwa. Tingnan. Siguro kung siya yung nagmamaneho noon, nagbusina siya. Oh, kasi hindi kasi inaanohan niya ako, magbusina. Pa'to magbubusina? Hindi niya binasa. Oh, hindi siya nagbabasa, I mean. Sabi niya, magbusina. Pa'to magbubusina? Eh, anti-vax yan. Sorry. Peace sa mga ano. Eh, opinion lang namin to. Ang stand namin. Ang stand lang namin, we want to protect ourselves and our family. And syempre, nire-respect din naman namin yung opinion ng others. Anzibox. Sorry kung medyo harsh yung pagkakasabi ko. Pasensya na kayo. I don't mean, walang malicious intent. Naka-vlog pa pala ako, sumigaw ako. Kaya na. Walang malicious intent. Eh, ganun ako eh. Pasensya na po. Ay, kailangan ko magpaliwanag kasi baka mag-come across as what is that? Very, aggressive yung comment natin. Yeah, oo. Datama rito. So, ano yun? Sa ano? Yung sinasabi sa inyong, yung train ride natin. Iba pa yun. Hindi, ito kasi, ano yan eh. Hindi, subway servers. Servers yun. Ano yan? Hindi yan, passengers. Yan. Tignan mo, parang nagde-divide yung water sa left side. Oo nga, no. Hindi, ibig ko sabihin, ano yung alarm dun nung pinapa natin yung last time? Ay, hindi ko alam. Na-pause mo. Anong area ba yun? Palmerston. Sikat na kayo. Tignan nyo sa YouTube. Ano na yun? Na-pause na kayo. Na ano? Intruders. Yeah, intruder alert. Martyrs alerts. Kuya caught alert. Sabi niya, kita yung wet. Kita yung wet. Kita, kuya caught. Kita yung wet. Kaya titig si ano, man. Nakakita ka ng kuya caught, dad? Nyet. Nakita mo. So yun nga mga tol, tapos na tayo mag-break, no? Balik tayo, online tayo ulit para makarami pa. Marami tayong oras na sasayang. Tanghali na tayo umalis. So ngayon mag-online tayo para ayan, narinig niyo yun. Pag tumunog na ganun, online ka na. So naghahanap na siya ng booking. Tingin ko makakuha agad tayo ng booking yan. Tama? China Palace. Head to your pickup at China Palace Restaurant. Dalawa. Tara, mga tol, pipikapin na natin to. Para makabawi pa tayo. Alright, so update ko kayo mamaya ulit. Yan mga tol, magandang gabi. Kakatapos lang natin mag-drop off dito. So, papalik na ulit tayo doon. Pick up ulit, no?
Dilim ba? Uy, kaya nga pala madilim, may walang headlight. Ikaw talaga, Barnock. Ayan na, maliwanag na. Kita nyo na yung daan, ha? So, yan ang pinagdidelibira natin, no? Walang katao-tao sa kalsada. Lahat halos sila nasa loob na ng mga kanya-kanyang bahay. So, yung mga ilan-ilan na lang yung nasa labas. Kasama na tayo doon, syempre. So, baka hanggang 9 ako or more than 9:30, ganun. May hinahabol tayong target. Baka 300 man lang today, di ba? So far, nasa na ba tayo? May wagang baon. Pakita sa akin ng... Ayaw magpakita. Ayun. So... nasa 279. Talaga? Hindi na. Talaga lang ha. Malapit na pala. So... thank you Lord. Kahit pa paano pinababawi mo ko. Sige lang. So mga tol, pick up tayo ha. Saan pa tayo mag-pick up? Parang first time kong pumick up dito eh. Sana hindi tayo maligaw ano. Pag naligaw ka dyan, wrong turn. Wrong turn eh. Tinakot yung sarili. So yan lang mga tol, update ko lang kayo. So far, nasa 279 na yung kinikita natin for the whole day. Late na rin tayo nung nakalabas. Mga 11 pasado na eh. So, nagpahinga tayo saglit na saglit lang. Kumain lang tayo ng dinner with the family. Tapos, lumakad na kaagad ako. So, not bad. Ngayon, nasa kulang-kulang 279, 280, ganun. Abutin natin yung 300 mga tal. Tsaga pa, konti pa. So mamaya ulit mga tal, update ko kayo para hindi tayo magsawa. Yan mga tal, samahan nyo ako. Paket. Kaya tayo ng mountain. Bundok eh na. Bangin. Kita nyo sa kaliwa ako, bangin yan. Kaya gigit na ako. Bahala kayo dyan. Takot ba naglag eh. Siyempre naman, hindi ako bubuhayin yan. Bakit nga? Tira. Nangyayin. Asan na? Asan na tayo? Oh, ano? Asan na? Ano na? Pucha yun. May bakit pa doon. Sige, akyat ka. Pa. Ay, mga naman. Thank you, Clay. Oh, may pumasok pa. Bakit talaga? Kita niyo mga tol. Kira na nga natin. So mga tol, nandiyan pa ba kayo? Sana aakyat pa ng hagdanan yung bahay, no? Yung tipong andyan lang yung gate, andyan lang yung pintuan, okay na yan. Ayan na. Saan na tayo nito? After nito, last pick up, uwi yan na. Di na natin to kaya. Oy, asan? Asan ang taong to? 45, ah, sa baba.
ka ng atras. Ayun, 45. Ito nga. Gilid mo na lang muna ng konti na burnok. So yan na tol, last pick up na natin to, win tayo after. Saan kaya itong drop off nito? Hindi pinapakita yun ha. Last two. Last uwi na. Samahan nyo ako tol ha. Parang parang nagulat ha. Dapat talaga meron tong pang kape. So yan mga tol, enjoy the beer. Thank you Gray. Ucha. Talagang king of the hill ka. Saan na tayo nito? Doon daw. Ayan mga tol, tapos na tayo mag drop off. Hindi na tayo ulit kumuha ng booking. Uwi na tayo, gabing gabi na eh. Magte-10 na. Pahinga na, bukas naman. Uwi na. Ayan, yung mga batang ito, saan kaya ito galing? Magsiuwi na nga kayo. So ayan, uwi na tayo mga tol ha. Dito tayo, dito sa dadaan tayo sa alam kong daan. Dito ko alam eh. So ayan. Kailangan magbigay galang tayo sa mga pedestrian. So ayan mga tol ha, uwi na tayo. Samahan niyo ako saglit. Makita niyo yung way ko pa uwi. Sundan nyo ako ah. So ayan, ito yung alam kong way pauwi. Kita nyo no, wala na masyadong tao sa kalsada, iilan na lang din. Talagang maaga sila natutulog dito. So ayan, diretso lang tayo, tapos kakanan tayo sa yung Castle Street. Ayan, pauwi na yan.
Kino tayo, wait. Nahit natin yung target natin, tol, na $300, no? So, kahit medyo tanghali na tayo lumabas, nahit pa rin natin. Salamat sa iyo, Lord. Diba, kahit pa paano, habang nag-aantay tayo ng work natin. So, actually, it was 3,000, wow. 311 pala. So, hindi ko na rin na-monitor yung ano ko eh, yung kilometers na in-start ko. Kasi, yung last na alam ko, nung before kami umalis kahapon, eh umalis kami. Eh, hindi ko na nakita kanina umaga. So, mag-start na lang ulit ako now kung magkano yung titigil ko. Kaya, siguro hanggang dito yung ating video for today. So, naka 39 trips tayo. $311, may mga nag-tip din. Halos naka $6 na tip tayo. So, uwi tayo ng masaya, no? Uwi tayo ng may ngiti. Ang bait talaga ng Diyos. Kita mo, na-relocate tayo. Hindi ko alam na magiging ganito kaganda yung Uber Eats dito, no? So, kung walang Uber Eats, wala tayong income. Si Nina lang ang may trabaho. So, tayo eh tambay. Wala tayong kita, which is hindi maganda, di ba? Mas maganda yung dalawa kayo kumikita para magkatuwang kayo sa lahat ng mga bills. Kasi kung mag-isa lang ang magbabayad ng bills, isa lang ang gagana or kikita. Although kaya, pero yun nga, sayang naman. Kung may chance naman na makapaghanap buhay ng ganito, no? Buti na lang, before kaming mag-relocate from Auckland papunta rito, naasikaso ko yung mga documentation na kailangan ng Uber. So, na tapos natin. May mga gumastos din tayo dun. Laki nga nang ginastos natin din sa sasakyan. Yung lower arm bushing niya, palitan na daw. So, pinapalitan natin. More or less, ang ginastos ko dito, mga 1,000 din. Bago ko na pa... Bago nila ipinasa yung WAF ko. Na-research ko naman yung ganong mga diferensya or ganong ipapaayos. Dapat ipaayos. Kasi pagka hindi mo alam, habang nasa daan ka sa biyahe, lalo bumiyahe kami from Auckland to Dunedin. So, mas maganda naka-condition or maayos yung sasakyan para iwas aberya. Wala namang aberya. From Auckland to Dunedin, wala kaming naging aberya. Thank you, Lord. Tsaka salamat dito sa kotse na to. Walang naging sakit sa ulo. Ayos kami nakarating ng bahay na. Tingin ko matagal pa rin ang servisyo nitong sasakyan na to sa amin. Malamang dito pa matutong magmaneho si May. Yung panganay namin. O hanggang kay Zoe, di ba? Hindi natin alam. So kaya alagaan natin yung sasakyan. Tsaka ngayon, ginagamit din natin panghanap buhay. So, dapat talaga alagaan. Kasi, siyempre, kung maganda yung condition ng sasakyan mo, maganda rin yung takbo mo. Katulad niyan, na yung gas consumption niya, napakatipid. Ang layo na tinatakbo natin, tapos hindi naman natin na nauubos yung gasolina, no? So, napakaganda. Thank you. Maganda rin ang pagkakondisyon. So, ngayon, magpapagas lang muna tayo. Then, uwi na. So, sa ngayon, ito na muna yung dito natin tatapusin yung video natin. Not like before na na umuwi tapos dun ako sa may lamesa nag-ano dahil kinocompute ko pa. So, ngayon, wala muna tayong computation kung ilan yung tinakbo. Kasi na-miss natin yung starting kilometers nung nakaraan. Alright? So, mga tol, hanggang dito na lang. Nandito na ako sa gasolinahan. So, update lang tayo bukas ulit, ha. Salamat sa pagsama nyo, mga tol. Be safe always. Bye-bye!